Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayong araw ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Maraming salamat Konsehal Beng at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, October 21, 2020, ating tatalakayin ang Breast Matters Online Forum, Curfew Time, Violations Report at COVID-19 Case Update sa lungsod ng Taguig. Para sa Breast Matters Online Forum, ang ating mundo man ay nagbabago dulot ng pandemyang ito. Ang mga kababaihan na hindi dapat tumigil sa pangangalaga ng kanilang mga kalusugan. Bilang bahagi ng Breast Cancer Awareness Month celebration para sa taong 2020, ang Lungsod ng Taguig kasama ang I Can Serve Foundation ay iniimbita ang lahat para sa isang online forum tungkol sa breast matters na mapapanood ng live sa I Love Taguig Facebook page ng ika-24 ng October sa ganap na 10:30 a.m. Matuto sa ating mga panauhin na sina Dr. Ellie Mae Villegas, Cebu Cancer Institute Director of Perpetual Soccer Hospital, at Dr. George Ignacio, Cancer Institute Chairman of Philippine General Hospital, na ipapaliwanag kung ano ang mga maaaring gawin kung may mga pagbabago o findings sa iyong dibdib ngayong may pandemic. Ipapaliwanag din ang tungkol sa breast self-examination. Save the date, mga Tagigenyos. Para naman sa EO16-2020, sa bisa ng Executive Order No. 16-2020 na inaprubahan ni Mayor Lino Cayetano noong October 18, 2020, ang bagong oras ng curfew sa lungsod ng Taguig ay simula alas 12 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ito ay upang bigyang pagkakataon ng ating ekonomiya na gumalaw at muling sumigla. Para sa violations report, as of October 20, 2020, RA 9165-2, RA 9165-1, Curfew for Minors 8, GCQ Violators Warned 80, Cited 14, Impounded 6, for a total of 111. Para naman sa COVID-19 case updates, narito naman ang COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig as of October 20, 2020. Nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit or SEDSU ng mga sumusunod: 32 na new coronavirus cases, 25 recoveries for a 97.2% recovery rate, 8,392 total confirmed cases, 8,153 total recoveries, 60 deaths for a 0.71% case fatality rate, 179 active cases, 60,979 PCR tests. Patuloy na pinaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ng pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito po ang ating dapat na prioridad. Ang lungsod ng Taguig po ay patuloy na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Kaya't ang bawat isa po ay patuloy na pinapaalalahanan. Tayo po ay sumunod sa lahat ng alituntunin na ibinababa ng ating national at local government. Ang bawat isa pong Tagigenyo ay patuloy na pinakikiusapan. Sumunod po tayo sa lahat ng protocols ng social distancing, pagsusuot ng mask ng maayos, pagsusuot ng face shields tuwing ikaw ay sasakay sa mga pampublikong sasakyan, papasok sa mga commercial spaces at papasok sa iyong workplaces. Panatilihing malinis ang ating mga kamay at ang ating buong katawan. Dito po sa Taguig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Darwin Ikay. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest updates at information patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.taguiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.